Gagawa tayo ng fertilizer na pampalago ng dahon ng ating mga halaman at saka pampabulaklak. Okay, so yung didilig natin sa mga halaman na nakasabit. Okay, ang kailangan natin ay 1.5 na tubig, carrots at saka banana. Okay, so unahin natin i-cut yung carrots. Itong banana optional lang to. Tapos itong banana optional lang siya. Then ilagay natin sa 1.5 na tubig. Okay, so i-cover natin siya. Tapos i-ferment natin siya ng 24 hours. Tapos kinabukasan, kung may sprayer kayo, pwede mo siyang salain tapos ilagay sa sprayer, saka mo siya pang spray. Or kung wala naman, kung wala kang sprayer, pwede mo rin itong butasan dito sa ibabaw. Tapos ito na yung gagamitin mo mismo pang spray. Pero antayin mo muna siya ng 24 hours, i-ferment mo muna siya bago mo siya gamitin. So yun yung ginamit namin para bumulaklak yung aming mga halaman at saka lumago, katulad nito sa yung mga nakasabit namin. Yun yung ginamit namin. Naka 24 hours na yung gawa natin. Ito, ididilig na natin siya. Kaya na sinabi ko, kapag wala kang sprayer, pwede to, bubutasan mo lang yung takip. Tapos yun na yung gagamitin yung pandilig. So gagamitin natin sa dito sa mga halaman namin, dinilig na namin siya. Pag nakita mo yung aloe vera, medyo mataba siya at ito, marami siyang mga bagong tubo. So yun yung ginagamit namin. Ganun mo lang siya. Para kumapal yung dahon niya at lumagok. Ganun lang po. Mamaya tatry natin yung gamit naman yung sprayer. Kapag may sprayer ka. Nasample tayo ng dilig dito sa bulaklak. Yan ang bulaklak na madami. Yung ano natin, kalachuchi. May bagong bulaklak dito. Ayan. Ito pa yung isa, pati mayana ng bulaklak. Ito rin mga santan, ayan, bulaklak din siya, napakabulaklak lang. So,
to try natin sa dito sa mga halos matigok na. Try natin gamitin siya pagdating. At observe natin kung kayang buhay dito after ilang days. So, after natin diligan kahapon. So kahapon lantang-lanta siya, parang mamatay na. Pero ngayon unti-unti na siya sumigla uli. Didiligan pa siya natin uli. Ang ginawa natin. So ayan. Ayan siya kahapon. Walang to siya kahapon. Pero ngayon, okay-okay na siya. Didiligan siya natin uli. Ito pala pag naubos, pwede mo siyang i-refill ng tubig. Para magamit pa po siya. Hanggang 1 week. Okay. Part na to medyo lanta pa talaga siya. Pero at least medyo sumigla na siya ulit.